Magpalang araw po muli para sa ating lahat dito sa ating snack break time cheers. Purihin po ang Diyos na tayo po yung muling magkita-kita. At alam po ninyo, as we are doing our series, ito na po yung ating season finale. Ayan, di ba? Parang we are now on our fourth season. At kung naalala po ninyo, this is something to do with rebound. Ito po yung ating pinag-uusapan. No? How can we get back from our setbacks? Alam nyo, kaya po ito'y importante. Sapagkat, imagining yourself, natatawid kayo. Then all of a sudden, you realize you are on a wrong route. Mali yung dinaanan nyo, mali yun. Tatawid kayo. Huwag kayo agad babalik. Huwag kayo kaagad babalik. Bakit? You have to stop, then you have to look, listen before you go. Ganun din ang amazing idea ng rebound. Huwag ka agad bigla-biglang arangkada, di ba? Pag nadapa ka, huwag agad-agad. Minsan, you have to also adjust. Doon sa minsan, lalo kung may mga tinatawag na adrenaline fatigue kahit sa katawan, huwag ka bigla magtatayo, bigla pwede ka matumba. Kaya ho, you need to understand how to rebound. So, you have to stop, look, listen before you go. Now, bago ko balikan yan ulit, no, dito lang muna tayo mag-focus sa go. Now, since napag-usapan natin about stop, napag-usapan natin about looking and listening, napag-usapan natin, ngayon pag-usapan natin yung go. Now, napansin nyo, if ever, when you stop, you realize that this has something to do with the unseen factor of life, na meron tayong pagkukulang halimbawa sa Diyos. And part of our stopping, part of our looking, part of our listening, is perhaps may God, yung may sasabihin ng Diyos sa atin to correct. For example lang, narinig natin ito lagi. Sabi niya, if my people who are called by my name, sabi niya din, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Sabi niya, yun ay pag-rebound. Sabi niya, then I will hear from heaven and forgive the sin and will heal their land. Now, nung sinabi niya yan, nung yan yung dedication ng temple, ito yung sinagot ng Diyos kay Solomon. And surprisingly, yung talata prior to that is this, if I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among the people, then my people who are called by my name, sabi niya, humble themselves and pray. Now, ito na po yung idea ng rebound. Now, ito po yun, di ba? Stop, look, listen, God is saying something, and go. Now, the moment everything is clear, the moment na hindi naman necessarily clear na clear, no? Pero the moment na meron ka ng parang nagsisense sa direksyon, ito yung unang thing, go. Go and sin no more. If the instruction is clear for us to repent, for example, to turn, to make a U-turn, ano sabi niya? Go and sin no more. In other words, yun yung ibig sabihin ng repentance, parang kung sa alam mo na kung saan ka nagkamali, alam mo na kung ano yung mga pagkukulang mo nakaraan. Just in case na bang natigil tayo lahat, di, ang ganda nito, if you are to start all over again, pag-isipan mo na baka yung pag-stop mo at para rumibound ka, maaring ito rin yung chance para itama mo na yung mali mo nung una, kasi as if you are starting all over again. Kaya ang ganda nung stop, as in sin, go and sin no more. Alam nyo bang ginamit ni Jesus yan ng dalawang beses? For example, sa kwento na gagamitin ko ha, una sa pool of the Bethesda, may sakit yung mama. Nag-aabang siya na pag nag-steer yung pool at na, kung sino yung mauna, meron silang paniniwala na kung sino yung unang maka-unjot pool, eh gagaling. And ito, pinagaling ni Jesus Christ instead. No? Pinagaling siya, sabi niya, nung pinagaling siya, kasi tinanong niya, do you want to get healed? Opo, gusto ko pong gumaling. Nung pinagaling siya, di umalis na siya, sabihin, okay, umayo ka na. Ganyan. Pero, hindi niya nakilala si Jesus. Hanggang sa nakita sila ulit at tinanong niya, parang ganito. Ito sabi niya, but the man who was healed did not know who it was. For Jesus had slipped away while there was no crowd in the while there was a crowd in that place. Afterward, nakita niya si Jesus sa temple, sabi niya, behold, you become well, sabi niya. And sabi niya, so sabi niya, do not sin anymore so that nothing worse happened to you. So he got sick, something happened to him. Sabi niya ganun, huwag mo nang ulitin yan sakit, baka lalong lumala pa yung sitwasyon mo. So go and sin no more. Yun ang sinasabi niya. And another instance in the Bible is that a woman was caught in adultery. Tapos nilapit sila kay Jesus. Paglapit niya kay Jesus, so sabi niya, they want Jesus to tell them to stone her to death. Ang ginawa, sabi ni Jesus, okay, sino yung hindi nagkasala sa inyo? Siya yung unang bumato. So,
Eh pagkatapos no, nag-alisan sila lahat. Si Jesus naman, sabi ganun nung ano, nasaan na sila kasi yumuko siya, nagsulat siya sa may sinulat siya sa may kalye. No, sabi ganun, nasaan na sila? Sabi niya, ayun na, no, ulan po sila. Sabi niya, so ako rin, hindi kita kinukondina. And look at the words again, go and sin no more. Kasi at that time, yung mga nakahuhuling adaga-adulterer, stone to death yan. Now, ito pong dapat natin maintindihan. When something happens na hindi maganda, maari, ang sinasabi ng Diyos is, bakit baguhin mo na yung lakarin mo sa buhay? Change your lifestyle. Change the way you're doing things na alam mong masama. Go and sin no more. Kasi minsan mga pangyayari sa buhay ay meron na rin tayong mga pagkakamali na dapat nating iwasan. At hindi lang yun. Maaring may sinasabi na sa atin. Example, and I will end with this. Ito yung tinatawag lang the autobiography in 5 short paragraphs. Ito po yung sinulat ni Portia Nelson. Ito sabi niya, I walk down the street, there is a deep hole on the sidewalk. In the sidewalk, I fall in. I am lost. I am helpless. It isn't my fault. It takes forever to find a way out. Hanggat niya nakita mali niya 'yon. Then, eto pangalawang paragraph. I walk down the street, there is a deep hole in the sidewalk. I pretend I don't see it. I fall in. I can't believe I'm in the same place, but it isn't my fault. It still takes a long time to get out. Hindi niya pa rin naming mali niya. Pangatlong paragraph, sabi niya, I walk down the street, there is a deep hole in the sidewalk. I see it is there. I still fall in. Oh, it is a habit. Sabi niya, my eyes are open. I know where I am. It is my fault. Yan, at last na-realize niya, it is my fault. And I get out immediately. Fourth paragraph, I walk down the street. There is a deep hole in the sidewalk. I walk around it. I walk around it. Panglimang paragraph, hindi niya pa rin naintindihan. Pang-apat na paragraph, hindi niya pa rin naintindihan. How not to sin no more. Now, and finally, on the fifth paragraph, I walk down a different street. Noong una, hindi niya inaamin ang kanyang pagkakamali. Ang pangalawa, hindi niya pa rin inaamin. Nabuhulog pa rin siya hanggang sa parang habit na ito. Until finally, inamin niya na rin. At last, kung inamin niya na, ay, nakaalis siya kagad. At nung panghuli, umikot lang muna doon. At ang pinakamaganda niyang ginawa, dumaan sa ibang daanan. Napaka-importante, we need to understand what to stop and what not to do anymore. Kaya, when you go, sin no more. In other words, huwag mo nang ulitin ulit yung dati mong ginawa. Huwag mo na ulit daanan yung dati mong dinadaanan. Diba? Sabi nga ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing and expecting a different result. Then ang insanity. Kaya, we need to really change. As you go, sin no more. As you go, take a different route. The route that leads to life. Maraming salamat po sa inyo and God bless.